na yung sabi ko, Alex. Tuloy ang kasal. Mawalang galang na po. Ito ang anak kong to! Ito ang walang galang eh! Gusto niya ito mamatay! Well, Swan? Pa? Swan? Pa? Patapusin ko na ho ito. Magpapakasal na lang ho ako kay Philip. Hello, Swan. Maraming salamat. Tama yata yung tip mo. I think it worked. Don't mention it, Mr. Wang. Magkaibigan tayo. Alam mo naman siguro nabibigyan ka ng mga properties ng mama, di ba? Yung mga properties na yon, wala akong inihingi kay mama. At alam mo kung anong importante sa akin? Kung anong mahalaga? Ito, yung ngayon, yung magkakasundo tayo. Yeah, pinalipad ko na sa pangalan mo ang mga properties na yan. Mama, hindi ko po matatanggap to. Ha? Regalo ko yan sa'yo. Ang gusto ko lang ngayon, hindi tayo magka-problema ulit. Kagwapo ako ngayong araw na to, kaya ganyan na lang kung titigan mo ko. Hindi. May ginawa lang akong desisyon ngayon. Hindi ko alam kung tama ba yung naging desisyon ko. Ano ba yun? May binibigay kasi sa akin property si Mama. Tinanggihan ko na. Kasi naisip ko, baka pag tinanggap ko, pag-awayan lang natin. Salamat, ha? Pero, pinagsisisihan mo ba yun? Hindi naman. Kaya lang, naisip ko lang mas maganda rin siguro kung kahit pa paano, maiiwan tayo kay Joy. Kaya nga, dahil doon, kailangan pagsikapan natin ang pagkatrabaho natin. Usayan natin ang pagkatrabaho natin. Itawid natin ang pag-aaral niya. Yung pagmamahal ay binibigay natin kay Joy. Yung paghubog natin sa kanya bilang isang mabuting tao. Yun lang naman ang may bibigay natin para maging mabuti siyang tao eh. Para maging masaya siya. Tinanggihan ni Zelda ang mga properties na binibigay ko sa kanya. Talaga? Bakit daw? Well, hindi raw tatanggapin ni Mario. Ma-pride ang kanyang asawa. At baka pag-awayan pa nila kung tanggapin niya yun. Ay nako, si Zelda talaga. Palibasa sanay sa hirap, kaya kung ano-anong values ang na-formulate sa utak. Oh, bakit ganyan ang tingin niyo sa akin, Mama? Wala lang. Tinitingnan ko lang kung may kinalaman ka sa pagtangi ni Zelda. Kung meron man, hindi naman naamin yon. Mama! Ano ka ba naman? Don't you trust me? Pati ba naman ako pinagbibintangan mo? Come on! Ibig sabihin, may prinsipyo talaga ang kapatid mo at yung si Mario. Malamang? Kung ganun, lalo lang ako pinapahanga ng mag-asawa, lalo na yung si Mario. Hindi katulad ng asawa mo. Wala nang ginawa kundi umasa sa pera ng iba. Good evening. Hi, hon. Excuse me, I'll go ahead. Oh, mahinga ka na, ha? Kung pumunta ka dito para pasakitin na naman ang dibdib ko, umalik ka na lang sa monasteryo. Hindi, Papa. Payag na ho ako. Papakasal na ako kay Philip. Bakit nadamay na naman ako sa usapan niyo kanina? Honey, I'm sorry, pero si Zelda kasi tinatanggihan niya yung mga properties na binibigay sa kanya ng mama. And syempre, si mama, pinipilit niya naman na aminin ko na meron akong kinalaman sa pagtanggi ni Zelda. May kinalaman ka, ma? Of course.
Kaya pagpasensya mo na lang na nadadamay ka. Siyempre, tingin ni Mama, ginagawa yun ni Zelda dahil sa mga prinsipyo nila ni Mario. At isa pa, kapag binastos uli ako ng Robert na yan, papagawa ko ng kaso kay Hepe, ang pakukulong ko yan. Napakabastos, wala man lang galang. Honey, please, pagpasensya mo na si Robert. Nakikinig ang Mama sa kanya. Andali ka niyang siraan. Yan naman ang problema sa bahay na to eh. Napakaraming dapat pagpasensyahan. Baby! Baby! May granting kasalan daw sa munisipyo sa Linggo. Oo, sa Linggo. Yung kapatid daw ni Brother G. Eh, bakit naman sa munisipyo pagagawin? Naku, ito talagang si Baby kahit kailan palaging huli sa balita. Sa munisipyo, kasi si Mayor ang magkakasal. Tama. Talaga? Oo. Palagi ka na lang. Talaga? Oo. Alam niyo na to? Oo. Oh. Siyempre. Aalis nga nga. Hoy! Kayo dalawa! Les! Vince, papay, Vince mo pa dyan, ha? Sweetheart! Ayun, eto na to. Ang grandeng kasalan. At si Mayor ang bida. Scoop ito. Scoop? Anong scoop dyan? Sweetheart, kapag bida si Mayor, masaya si Malena. At kapag masaya si Kumare, mababawasan ang utang natin. Tito, Mami, ano ba, kung ano-ano yung mga naiisip mo eh. Tinan mo ha, ang dami-dami nating video tapes na nagkalat dyan sa bahay natin. Aanin natin yon. Paano natin gagamitin? Saan gagamitin yon? Sweetheart, masyado kang mang mainipin. Alam mo, maibibent ako rin lahat yun. Magtiwala ka lang, sweetheart. Mami is here. Ewan ko sa'yo, Mami. Ate, paano pag pinagpatuloy mo, tapos pinagsisihan mo sa bandang huli? Santino, hindi pa nga ako sinakasal. Pinagsisihan ko na. Paano pa pag sa bandang huli? Eh di, huwag mo nang gawin. Ano naman gagawin ko? Ayaw kong mamatay ang papa ko. Ate, alam ko na. May naisip ako. Kung ayaw mo nang magpakasal, tutulungan na lang kita. Paano? Kapagalingin ko yung papa mo. Pagagalingin mo yung papa ko? Opo. Pero di po ako yung nakakapagpagaling, ha? Kasi bro, anong gagawin mo? Ano yan? Magdadasal ka, tapos gagaling na siya? Halika na kasi, sweet. Halika na, pinsan mo! Mami! Mami! Oh! Ikaw, sasapakin na kita, ha? Sasapakin na kita, ha? Alam mo, inuuto muna ako, ha? Inuuto muna ako. Sweetheart, alam mo, mahal mo lang talaga ako. Halika na! Ako! Ito talaga. Naku. Come on, sweetheart. Ay! Mami! Santino, talaga bang gusto mong pagalingin si Mr. Wang? Opo, para hindi na kailangan magpakasal ni Ate Alex. Ano sa tingin niyo, fathers? Alam ko, fathers, pumayag tayo naman gamot si Santino. Pero dapat palihin. Hindi dapat kumalat ulit na nanggagamot si Santino. Oo, mga fathers. Sa ngayon, tahimik ang buhay ng bata. Baka muli na namang magulo. Lalo na kay Mr. Wang. Pasensya na, Alex, Brother Chi. Hindi natin siya masyadong kakilala. Baka lang, baka may pagkalat. Father. Mga fathers, nakikiusap po ako sa inyo. Kasi ito na ho yung huling pag-asa ko para hindi matuloy tong kasal na to eh. Ang siguraduhin ko na hindi mamamatay ang papa ko. Kung gusto niyo po mga fathers, pwede naman gawin na Santino ng palihim. Habang tulog si papa. Alam niyo,
papayag ako na pagalingin ni Santino si Mr. Wang. Pero hindi natin pwedeng gawin yun ang palihim. Dapat alam niya na ginagamot siya. Wala tayong karapatan na gawin yun na hindi niya alam. Kahit may permiso pa ng kanyang mga anak. Okay. Mayor! Mayor! Yes! Mayor! Totoo ba may magaganap na yung grande yung kasalan dito sa bagong pag-asa? Yes. Dito po magaganap yung kasalan na yan dito mismo sa munisipyo. At ako mag-officiate visa ng aking kapangyarihan bilang alkalde ng bayan ng bagong pag-asa. Napakaganda. Eh, Mayor, ano naman pong masasabi niyo at kayong magiging tulay sa pag-iisang dibdib ng dalawang taong mamahalan? Masaya dahil dito ko nakita ang pagiging mayor pala ay hindi lang isang responsibilidad, kundi ito'y isang privilege din. Dahil maswerte ka kapag ikaw ay nasa posisyon at naging daan ka sa kaligayahan ng dalawang taong nagmamahalan. Naku, Mayor, alam nyo, napakabait ninyo. At hindi lang kayo mabait, guwapo pa kayo. Siguradong-sigurado ako, Mayor, kayo ang mananalo sa susunod na eleksyon. Dahil po sa tulong ninyo, asahan ko yan. At dahil po mahal ko kayo, sana naman masuklian yung pagmamahal na yun. Maraming salamat, Mayor. Hanggang sa ulitin. Bye-bye! Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, Mayor. Thank you. Let's go. Come on, let's go. Ma, Alex. Ma. Oh, Ina. Kumusta ka? Parating nga pala si Philip. Kasama si Richard yung wedding coordinator mo. Pa, may gusto po kasi kaming sabihin sa inyo. Ano yun? Siya po kasi si Sandino. Nanggagamot po siya. Nandito po siya para gamutin kayo. Ayoko. Ayoko. Bakit? Dahil inuuto mo ako, gusto mo gumaling ako sa akin sakit para pwede mo na naman ako takasan. Papa! Hindi! Kung gusto mo umurong sakasan, sige. Pero hindi ako magpapagamot. Mamatay muna ako. So, ang papa ko eh. Hindi na ako magtataka. Ate Alex, paano yan? Tutuloy niyo pa rin po ba yung pagpapakasal? Wala naman ako magagawa eh. Alam na ng papa ko na pumapayag lang ako dahil sa sakit niya. Tapos yun ang ginagamit niyang trap para hindi ako makaurong sa kasal na to. Pero, bakit po kayo papayag? Kasi Santino, mahal ko ang papa ko. Ayoko siyang mamatay. Pa, hindi na tama ito. Iginagamit mo yung sakit mo para parasahin si ate. Bakit hindi? Kung gusto mong isang bagay, Chi, dapat handa ka ibuwis ang buhay mo. Gusto kong mangyari ang kasal. Bahala na kung mamatay ako. Kung ito yung pepwersa sa ate mo na gawin ang gusto ko, walang kaso sa akin. Wilson, how can you do this? Maganda ang pamilya ni Philip. Magiging maayos kinabukasan ng anak mo. Ginagawa ko din to para sa kanya. Kaysa mauwi siya sa kamakakatulad ng bong na yan. Di nyo ba makita punto ko? Bakit ikaw, Papa? Hindi mo makita yung punto namin. Dahil tama ako. Pa, hindi ka laging tama. Kala mo kaya ko patakbuin yung negosyo ngayon dahil lalaki ako. Pa, nagkakamali ka dun. Pa, wala ko alam-alam sa negosyo ngayon. Pero si ate alam niya at kaya niya. Pero ano, pinagkatiwalaan niyo? Di ba hindi? Dahil babae siya. Pamali ka dun! Umalis ka, Chief. Umalis ka! Fathers,
Si Mayor pala magkakasal kay Alex at saka kay Philip. Kung ganun eh, wala na tayong magagawa. Wala na sa kamay natin yan. Kay Enrique na pala lumapit si Mr. Wang. Father, baka pwede naman natin kausapin si Mayor para maipaliwanag natin yung sitwasyon. Aasa ka pa ba, Father? Lalo na sa pagpayag niyang ito na may magaganap na yung granting kasalan at ia-accommodate pa ng munisipyo? Eh siguradong may hihilingin kay Mr. Wang yan si Mayor. Lalo na medyo malapit na eleksyon. Wilson, please. Huwag mo nang pwersahin si Alex. Hindi na tama itong ginagawa mo eh. Pwede ba huwag na natin pag-usapan to? Nakapag-desisyon na ako. Kailangan ba ulit-ulitin ko yun? Sekretary mo. Hello? What? Why only now I'm being told? Sige, paghahandain ko sila. Bakit? Yung mga investors, napapaaga ang dalaw nila sa factory. Kailangan makabalik ako sa Manila today. Ano? Taka, hindi ka pa magaling. Kailangan mo magpahinga. Hindi, okay ako. Ang importante, nandun ako sa pagdalaw nila. Dalang malaking pera yun, makakatulong sa pagbangon ng factory. Wilson? Hindi totoo ang inatake ka? Nagkukunwari ka lang? Ginagawa ko to para sa ating lahat. Ate, hindi na tama ito. Kailangan mo umatras. Chi, kung sigurado akong okay na si Papa, aatras ako. Pero sa ngayon, wala naman akong magagawa eh. Kailangan kong gawin to. Ate, paano pag bumalik si Kuya Bong? Paano pag sinabi niya na papaglaban ka niya? Himala na lang yun, Santino. Hindi na gagawin ni Bong yun para sa akin. Alex! Alex! Bong? Bong? Alex? Bong! Bong! Alex, nandito ako para ipaglaban ka. Alex, I'm sorry. Nakipaghiwalay ako sa'yo. Naniwala kasi ako sa papa mo na hindi ko kayang ibigay ang magandang buhay para sa'yo. I'm sorry, Alex. Aray, bakit? Pagkatapos mo akong iwan, ha? Pagkatapos kitang iyak-iyakan? Sasabihin mo lahat sa akin yan ngayon? Ha? Tapos babalik ka rito? Ano, ayos ng lahat? Pero ikakasal ka raw. Yun yung nabasa ko sa dyaryo. Alex, alam kong ako yung mahal mo at hindi si Philip. Nandito ako para iligtas ka, para ipaglaban ka. Hindi ko kailangan iligtas mo. Papakasalan ko si Philip. Ate Alex, baka pwede mo nang kausapin si Kuya Bong. Sinaktanan niya ako, Santino. Hindi naman ganun kadali kalimutan yun. Alam mo ba noon, handa na akong makipagtanan sa kanya. Pero ang ginawa niya, iniwan niya ako sa ere. Tapos ngayon, babalik siya. Pero, di ba po mahal mo po siya? Dapat kausapin mo siya. Baka naman may dahilan para siya. Hindi ganun kadali yun. Alam mo, Kuya Bong, hindi mo kasi dapat iniwan si ate dati. Noon kanya kailangan. Nagkamali nga ako noon eh. Nagpakumbinsi kasi ako sa papa niya na wala nga akong kaya ibigay sa atin. Nakala ko lang naman na iniisip ko yung kapakanan niya eh. Hindi pala ipapakasal lang din sa ibang lalaki. Kahit siguro anong paliwanag, hindi pa pwede ngayon.
Bebong, kailangan magantay. Philip, dito ba si Alex? Bakit nandito yan? Lalo ko yung mahal ni Alex. Pero kan papakasalan niya. Alex, I'm sorry. Sorry. Sa tingin mo, Santino, ang dapat kong gawin? Iwan ko po. Bata lang ako eh. Eh ano po bang dapat gawin pag may paglalaban kang isang tao? Ano? Nandito ang walang hiyang lalaki nyo? Oho, Tito. Paano ho yun? Baka magbalikan sila. Hindi. Ako bahala. Oh, sige po. Hello? May isusuplong ako. May isang wanted man na gumagala ngayon sa Bago Pag-asa. Ano? Pinaghahanap siya sa Maynila. Takas siya sa preso. May darating dyan na fax sa itsura nitong lalaking to. Mag-ingat kayo. Hepe, may dumating kong fax para sa inyo. Kailan? Ngayon lang ho. Pagkakataon ko na to para makapag. Sir, si Hepe po. Mayor. Oh, Hepe. Ano bago? Meron ako ipapalita sa iyo, Mayor. Merong tumawag sa akin, isang anonymous caller. Meron daw gumagala dito sa Bagong Pag-asa na isang taka sa binanggo. Tiyo mo na, reliable ba yung source mo? Akong bahalang magpatobod siya doon, Mayor. At sa akin lang, Mayor, kailangan maunahan natin ang taong ito kung ano man ang masamang binabalak na dito sa ating bayan. Baka tayo madalawahan ng kidnapping, Mayor. Bakay tayo dyan. Sige, Hepe. Itong bagay na to, inaasa ko na sa'yo. Sige, Mayor. Personally na, pwede to eh. So, anong plano mong gagawin ngayon? Mawabulas ko lahat ng kapulisan natin sa lalong madaling panahon. So, ibig sabihin eh, pwede ka itong ilabas na sa press? Pwedeng-pwede, Mayor. Papapogin naman yung CP yan. Very good, very good. Okay. Sige, Hepe. Sige, Mayor. Thank you, Mayor. Nagpagawa na ako ng marami ng mga flyers dito.
Pamimigay natin to sa mga tao at ididikit sa mga kalye. Ayoko nang mangyari ang nangyari sa atin noon na napasok tayo ng masasamang loob. Sir, gano'n ba ka-reliable yung tip? Ikaw, Mario, nung nag-iimbestiga ka tungkol sa mga batang nawawala, gaano ka-reliable ang mga information mo noon? Hindi ba puro haka-haka din? Eh bakit ngayon kino-question mo ako? Siguro nagiging ugali mo na lang talaga yun, ano? Mario, anonymous ang tip natin. Ako ang nagbibigay ng briefing dito! Gusto ko sa taong ito! Arrest on site ang order ko sa kanya! Nagagangalang Bonifacio Aginoo, alias Bong Aginoo. Tandaan niyo mabuti ang mukhang yan. Tandaan niyo, kabisaduhin! Yes, sir. Alam niyo na, kasi ng mga partner niyo. Dismiss! Alam mo, sir, na iba ang pakiramdam ko. Oo, nakapay, paligid niyo lang yan. Mag-iingat po kayo. Oh, ano baka ba makita mo. Delikado ang taong yan. Paligid niyo, ha? Mag-iingat kayo. Hala! Is Kuya Bong to? It's wanted. Ate! Saan mo nakuha to? Inabot sa akin ng polis. Si Papa may gawa nito. Alex? Kala ko ba mahina kayo? Let me explain. Ginagawa ko lang naman lahat to para sa inyo eh. Alex? Hindi mo ako maalpa! Wilson, what's wrong? Wilson! Ano sa akin? Hindi naman magtatanggal ng galit ko sa kanya. Mahal na mahal ko pa si Shane. Tatay mo siya, Ate Alex, eh. Siyempre, mahal ka niya. Papa mo! Inatake na sa ospital! Stop!